Itu namanya tungkol kay Daryl Yap, no? E si Daryl Yap po, kilala ho natin na lalo siyang nakilala sa mga pelikulang ginawa niya nung Made in Malacanang. Tapos yung pangalawa ngayon, Martyr or Murderer. Tapos may pangatlo pa na ito daw ay talagang mas maganda pa sa unang dalawang pelikula, no? Na Mabuhay, Aloha, Mabuhay. Since lumaki na yung pangalan, talagang nakilala na si Daryl Yap sa mundo ng pelikula, no? May mga paninirang pampersonal na sa kanya, no? Siguro wala nang makita yung mga kalaban niya, lalo na yung mga dilawan o pinklawan, pitupilya daw, no? Yun yung mga lumabas na mga balita. So siyempre naman ikaw ay private citizen ka, no? Hindi ka naman a public official na tatawag ka ng mga magpa-press con ka. Yun ay private citizen, no? Siyempre magkakaso ka. Wala nang maiba to, no? Kung ano-ano na lang ang mga paninira sa pampersonal. So hindi man natin ano yun, hindi man natin nakikita yung mga kung totoo ba yung mga paratang nila, no? Kung mo ba hindi kayang tapatan, eh kuyo ba yung sa kabila, hindi kayang tapatan yung mga pelikula ni Daryl Yap o ni Derek Daryl Yap. Yun na lang ba yung ano, gagawa na ng istorya ng pitupilya, di ba? Eh talagang kakasuhan kayo. Eh ngayon naman eh, NBI lang katapat, madali na lang matrace kung sino yung gumagawa ng ganyan. Okay na lang yung ikaw may mga komento ka abot sa pelikula, no? Sabihin mo kung ano-ano na walang kwenta, senseless yung mga pelikula, wala kang makuhang moral, ano, magandang values, kung ano-ano mga ano, kasi opinion mo yun eh. Wala naman nakulong sa mga ganyan. O kung magbigay ka lang ng komento laban sa pelikula, pero yung pagkatao, sabihin mo ng ganyan eh, talagang paninirang puhin ako yan, no? Hindi na ako nakakatuwa, talagang sisirain mo yung buhay ng tao.